Let's go to our second speaker for tonight, sa ating Sante Elite Sizzle, Strong Finish. This time, we're going to down south, down to Davao City. So ladies and gentlemen, ang ating pong ipapakilala, one of the pillars of the Mindanao Group. Pero ang kanyang grupo, hindi lang Mindanao, all over the Philippines and all over the world. Okay? Siya po ang talagang ano eh, masasabi nating haligi talaga ng Mindanao region. So under din to ng ano ng actually ng driven team at talagang kung hindi rin sa tibay ng mama na ito, hindi rin may establish ang negosyo do sa partner. So kasama si Mr. Giovanni Flores of course and all their leaders na na-develop. Siya po ay Yellow Diamond Executive Director, consistent travel qualifier, a full-blooded, di ba? Full-blooded Sante Barley Ambassador. Ladies and gentlemen, our Yellow Diamond from down south in Mindanao, let's all welcome Mr. Bryan Barabad. Let's go, Bryan! Yes, yes. Share ko muna yung screen ko, Sir Ian. Go ahead, Bryan. Sige. So ito naman si ano, Sir Ian, si Bryan, ano naman to, professional, anyway, di ba, yung background. So mga kapatid, habang nakikinig kayo, another segment, kung kayo po ay professional, di ba, you're currently employed din at may ginagawa po kayo na medyo higher management, ito naman po yung background niya. Sige, Bryan, go ahead. So good evening. Good evening sa lahat. And then good evening sa lahat ng ating mga business owners worldwide. And then good evening sa ating mga nabuting mga Sante directors, lalo-lalo na sa Gage team, sa ating mga elites and elites na nandito ngayon. And good evening sa lahat ng nag-attend ngayon. And then, excited ako to share sa inyo kung sa topic natin ngayon, sobrang napakasarap pag-usapan kasi kailangan talaga natin tapos ang taon na ito na talagang raise the bar. No? Yung sabi ni Sir. So raise the bar and talagang strong finish tayo. So before I start, pakilala lang ko ng konti. Medyo mabilis lang itong sa akin. Ako pala si Bryan Barabad from Davao City, Mindanao. So sa lahat ng taga Mindanao dyan, mga Bisaya, sukol tabay, no? Sukol ta, laban ta always. So ganun siya katindi. So ito na, hindi ko na patatagalin, Sir Ian. Klaro ba yung boses ko, Sir Ian? Loud and clear, bro. Loud and clear. Okay, bro. Okay. Maganda. So hindi ko na patatagalin kasi sobra akong na-excite, lalong-lalo na sa ating first speaker, kay Abs Martin. So ang daming mga takeaways. And then yung sa akin naman is kalang, palang support lang din. So number one na tips ko ibibigay po ko po sa inyo. Kaya muna. Number one tips ko po na maibibigay ko po sa inyo para magkaroon tayo ng strong finish this 2021. And then hindi lang this 2021, kundi magkaroon tayo ng strong 2022. Yun yung ating mindset eh. So, number one tips ko po is very simple. Position yourself to the right opportunity. Tama? Real talk po tayo mga partners, yung 303 na nandito ngayon. Hindi lahat pumasok ng Sante, nag-join ng Sante, kumita. Tama? Only few yung mga nanalo. Tama? So sa akin partners, kung ikaw ngayon is bago sa Sante pa lang, nakapag-decide ka mag-join, nakapag-decide ka mag-invest, at naging business owner ka na ng Sante, isang step yan para ma-position mo yung self mo sa tamang opportunity. Always remember, partner, ang Sante is the right opportunity. Parang vehicle siya. Magandang opportunity na all you have to do, isakyan mo lang siya para makuha mo ang iyong mga gusto in life. Tama? Pero kadalasan sa atin dito, nahihiyan pa rin sila makita yung opportunity nandito sa Sante. Tama? Kasi hindi nila na-align yung or the position, yung kanilang sarili, kung ano yung vision ng company. So, gaya sinabi ni Sir Martin kanina, all you have to do is have a vision. Kasi kung gusto, meron kang gustong puntahan, kailangan mong ma-visualize yan para hindi ka maligaw. So sa lahat ng aking, sa ating mga business owner ngayon, I challenge you na pinakamaganda, tingnan nyo po yung mga taong nag-success dito. Tingnan nyo po yung vision ng may-ari, yung takbo ng company, yung mga taong nag-succeed dito. Tingnan nyo po yung opportunity niyakap kung ano ba yung nakuha nila. And then pakiramdaman nyo po na kung yung opportunity na yan is pwede ding mangyari inyo, mas maganda partner, makita mo sarili mo 5 years from now, ano na ang narating mo or yung level mo doing this kind of business.
Tama? Kasi kung wala kang gagawin partner na mapipil mo kung ano yung nakukuha ng iba dito, mahihirapan kang i-align yung sarili mo para maging next ka na paparangalan sa entablado ng Sante. Tama? Ang Sante is a right opportunity. Vehicle ito. Pero tayo yung driver. Ngayon, kung ikaw ang nagda-drive ng right opportunity partner, saan mo dadalhin yung mga taong sasakay sa'yo? So kung ikaw ngayon is nandito sa Sante, nandito ngayon sa 304 na ito, kunting ko lang is napakaganda ng oportunidad na dinadala sa atin ng Sante. All we have to do is become the good driver of this opportunity. We must be a right person for this right opportunity. Dapat tayong maging tamang tao sa right oportunidad na ito. Tama? Yung sinasabi ni Up Martin kanina na hard work, yung mga attitude na nasabi na, hindi natin yung kayang gawin. Tama? Kung hindi tayo magiging tamang tao sa tamang opportunity na ito, mahirapan lang tayo ng konti. Kunting-kunti lang, mahirapan lang ng konti. Madali tayong mag-ayaw. Madali tayong mag-alibay. Tama? So ang pinakamaganda partner, be the right person. Ang right person, yun yung taong nagsasubmit. Kung nakita mo na ang opportunity ng Sante, kaya talagang baguhin yung life mo. Kaya talagang i-twist yung life mo into another level. Mabago yung takbo ng buhay mo. Kung naghihirap ka ngayon, may pag-asa ka na pwede mo parang makuha yung pangarap mo using this opportunity. Gawin mo agad ASAP, be the right person for this right opportunity. Kasi ang pinakamaganda dyan, kung tamang tao ka na, lahat ng kasi-kasi-kasi mo dati, dapat lalabas yung pusa. Tama? Pusa na tayong magsasubmit. Kung sino man yung ating mga mentors dito, pusa tayong magbibigay ng ating time, kung ano man kailangan natin ditong involve sa ating sarili. And then, pusa tayong gagalaw. Tama? May kasama man tayo o wala. Kung nakita natin yung ating patutunguhan na gusto natin yan, nakapokus tayo dyan, pusa tayong gagalaw kasi tayo yung magiging right opportunity, na right person na magdadrive ng opportunity na ito towards achieving our success. So mga partners, ito yung una-una kong tip talaga. If you will become the right person or tamang tao sa opportunity na ito, nang mabilis, mabilis mo ding madadala or ma-handle yung opportunity maganda ng Sante towards achieving your success. So, ito yung first tip ko talaga. And then kung ngayon, nakikita mo na you are now on the right track toward achieving your dreams and becoming a right person, ang second tip ko naman partner, ito mabilis lang ito, dapat you take a massive action. Tama? Always remember partner, pag once nagiging better person ka na or the right person ka na, natututo ka na eh. Kasi kusa ka na nagsasubmit, kusa ka nag-aaral, kusa kang nagpa-practice, kusa kang nag-umagawa ng mga bagay na madadala mo ngayon yung oportunidad na maganda toward achieving your success. So, nagagawa mo na ngayon, himay-himayin yung mga goals mo. Tama? So, naalala ko tuloy yung Medrep ako, sinasabi ako, paano mo kunin yung million-million na kota mo? So, kailangan mong matutong himay-himayin yan bawat araw. So, di ba? So, ngayon, kung right person ka na, matututunan mo din yan eh. Nalilista mo lahat eh. Di ba? Kasi nga, gusto mong makuha yung nakuha ng iba na mapunta naman sa'yo, maranasan mo. So ngayon partner, ang pinakamaganda, yung ina-apply mo na siya sa realidad, ito yung magiging battle ngayon eh. Tama? Isa ito sa mga nakita ko and experience ko, no, in doing Sante business for almost 12 years. Isa ito. And then, hindi po ako exempted dito. Ako is isama din kasi tao tayo eh. Minsan kasi when we take action, nandyan lahat yung struggle, nandyan lahat yung hindrance. Tama? Nandyan yung rejection, nandyan yung disappointment, nandyan yung mga anong sabi nito, parang hinihila ka, pinagtatawanan ka, sabi ni Up Martin kanina, nandyan lahat eh, no? So diyan lalabas yung lahat ng mga pipigil sa iyo when you take a big action na
toward achieving your dreams. Tama? In doing this opportunity. So, ang pinakamaganda ko, isa na tip talaga, is always remember, do not fear. Ang takot kasi lahat eh, pag once kasi merong takot, lahat kasi galamay, nandyan na eh. Tama? And always remember, partner, ang takot kasi, kung titignan natin, ang takot kasi is false evidence siya, appearing real. So, nagdidepende sa atin eh, kung taano natin tiningnan ang isang bagay. No? So, example lang, partner. Ito, example ko lang eh. Minsan kasi, nagmumotor ako dati kasi mahilig ko sa motor. Hataw ako, gabi na ako umuwi, dumaan ako sa may cementeryo. And then yung pagdaan ko, grabe yung takbo ng motor ko, biglang may dumaan na parang puti. Muntik ako madisgrasya kasi pilit ko pinipigilan, pero sabi ko, kung lalakasan ko ito, parang sasamayin ko, banggain ko na lang, di ba? So talagang tinodo ko na lang kasi kung magbe-break ako, talagang matutumba ko eh. So habang papalapit ako dun sa mga parang puting hingulutan, talagang yung mata ko, talagang nakalaser focus sa kanya. Tinitingnan ko kung ano ba talaga ito. Parang ano ba ito? Parang aswang ba ito? O ano ba ito talaga? And then yung time na muntik ko na siyang mabangga, dun ko nakita eh. Parang si Lupain lang pala. Yung malaking, ano tawag nun sa... Di ba? Parang malaking support si Lupain. Parang ganun. Parang ganun lang pala. O, ito yung realization ko, partner. Minsan kasi natatakot tayo. And the moment matakot tayo, agad tayong tumatakbo. Tama? Yun eh. Yun yung, ano eh, tumatakbo tayo eh. And the moment tumakbo tayo, hindi natin tiningnan yun kung ano talaga. Hindi natin inalam kung ano ba talaga iyon. Tumakbo lang tayo bigla. Ang dala natin doon, takot. And pag one, dala-dala natin yung takot, wala tayong magandang masasabi sa iba, kundi yung takot na naramdaman natin. Tama, mga peers? Pagdating natin doon sa mga kilala natin, ang sasabihin natin, katatakutan din. Alam nyo ba, dumaan ako dyan, may nakita ako, ano? Di ba? May nakita ako, white lady, mumu, ano ba yun? Di ba? Kasi yun agad yung expectation natin eh. Yun agad yung nilagay natin sa mind natin eh. Pero kung yung takot pala na yun, pagkita mo, ano to? Ano, white lady ba to? Klaruhin ko nga. Kung tiningnan mo talaga, inalam mo talaga kung ano yun, eh nung nalaman mong si Lupin, edi wala kang maibibigay yung negatibo sa iba. Tama? The same lang yan, partner. If you do this business, ready ka na, right person ka na, gusto mo nang i-drive yung right opportunity, pag-apply mo ngayon, pag once ma-overtaken ka ng takot, napipigilan ka. Nakikita mo ngayon yung prospect mo. Ay, itong prospect ko, sobrang yaman ito. Di ba? Sobrang yaman ito. Papunta ka pa sa bahay, nakikita mo na ang gara ng sasakyan. Ina-overtaken ka ng takot. Nilagyan mo ngayon sa isip mo, oh, ayaw na nito magsante siguro. Kaya sa sobrang yaman nito, parang hindi na siguro niya kailangan ang business natin ito. E di umayaw ka. Tama? Hindi mo inalam eh, kung open ba siya o hindi. So ang nangyari, umayaw ka, bumalik ka sa opisina, at lahat ng mga taong nandoon, binalitaan mo ng katatakutan. O upline, ano nangyari sa presentation mo? Di ba prospect mo yun, dapat nakuha na din? Ay, hindi na niya kailangan siguro. Hindi ko na tinuloy kasi sobrang yaman. Tama? So partner, ito lang yung masasabi ko ngayon. Nasa atin yung pag-accept ng peer. Alam nyo, pag ang pinaka-critical kasi is yung i-apply na natin yung ating mga natutunan sa trainings, yung ating guts na gusto natin talaga kunin into reality. Dapat kasi na tayo, marunong tayong mag-accept kung ano yung nakakabuti sa atin. Tingnan natin muna. No? Dapat nating masubukan muna bago natin ayawan. Tama? So dito nakikita mo, face everything and rise. Wag mong takbuhan yung takot mo. Mas maganda kung harapin mo para malaman mo kung ano talaga. So ganun siya kaganda. No? So sa akin din, partner. Yes, sir. Brian, can I ask something? Si Coach Jason to. Can you share an experience, sir, nung ikaw ay, di ba, Medrep ka, di ba? So, yes. Nung nakita mo yung Sante, di ba? So, I'm sure nakita mo na yung opportunity, di ba? Ito yung gusto mong gawin, di ba? Gusto mo na maging successful. Okay. Can you share an experience na
paano mo na overcome yung fear mo? At paano ka na take action na mag-shift ka na eh, 'di ba? Gusto mo nang pumatok sa Sante. Mabigay ka nga ng example kung ano yung mga discount na ginawa mo para sa mga viewers po natin na ma-inspire sila. Go ahead. Actually, yung nakita ko sa Sante, dala-dala ko kasi yung attitude ko na dati na medrep ka, professional ka, yun yung dala ko eh. No, so meron akong advantage pagpasok ko sa Sante kasi pag medrep kasi we all fully trained kung paano mag-present ng product, paano mag-present ng ganito. Okay. So smooth ako doon. Parang dali ko nakuha ganito, ganyan, ganyan. Pero yung tinatrabaho ko na yung Sante, doon ako natakot kasi iba na yung environment. Dati kasi sa medrep, when I invite doctors, pinapakain ko sa mamahaling restaurant, nagpe-present ako with a matching presentation, ganito, ganito. Yung nag-start kami ng Sante, iwalang pusaka lang eh, kahit saan eh. Kahit sa daan, kahit sa palengke. Yan yung mga kuan eh, mga napagdaanan ko eh. So, okay. Doon ko na nakita sir na kung hindi mo pala fully accept yung bago mong ginagawa ngayon, meron ka pa ring nakalaan dyan sa heart mo na yung sa dati mong tinatrabaho din, hindi mo mabibigay yung 100% mo eh. Diba? Mm-hmm. So ang sinabi sa akin ng aking upline dati, Bryan, lagi yung mindset mo, medrip ka pa rin, hindi ka magiging successful dito kung hindi mo kayang gayahin yung ginagawa namin. Alam mo ba yung pinapagawa sa akin? Kailangan kong mag-present sa loob ng bus. Pauwi ako ng Davao, tinignan ko sarili ko, kung hindi ko magawa ito, mag-quit ako sa Sante, balik ako sa trabaho. Habang tumatakbo. Pero Bryan, paano Bryan yes, ngayon, ano, yung kasi may mga viewers tayo na same situation mo, 'di ba, Sir Ian, na nasa comfort zone na, meron na namang sweldo, 'di ba? Kumbaga, in a way, complete, you know, yung komportable ng buhay. Tapos ito yung Sante. Ano, sir, ang maipapayo mo doon sa mga viewers natin na same situation mo dati, na gusto talagang hatawin ng Sante, ano yung gagawin talaga nila para makaalis sila sa comfort zone at makonquer nila yung fear? Sa akin kasi, sir, eh, pag sinabi mo kasing, medrep ako dati, pag sinabi mong komportable, walang komportable sa pagiging empleyado. Biruin mo, sir, natutulog ako pero yung diwa ko gising pa rin. The moment mag-text yung cellphone ko dyan, lahat ng katawag gising, kahit kasi nasa mindset eh, pag mag-text ito, talagang hahanapan ako ng benta, ganito, ganito. So, meaning, sa employment kasi, hindi mo makikita yung comfortable life eh, kasi nasa pressure ka eh. Lalong-lalo na kagagaya ng trabaho. Mindseted kami na ang trabaho namin is stress. So, kailangan namin mamuhay ng stress. Parang ganun. So, yung nakita ko yung Sante, mas maganda kung meron ka pang magandang kita ngayon, pakiramdaman mo din yung opportunity ng Sante na balang araw, kahit hindi ka nagtatrabaho, magkakaroon ka ngayon ng magandang income at magkakaroon ka ng time na magamit yung magandang income kasama yung pamilya mo. So, doon ko nakikita ngayon, niniwiway ko sa mga taong nagtatrabaho ngayon na nandito, hindi ko advise na putulin nyo agad yung trabaho, mas maganda, bigyan nyo ng priority yung opportunity yung makapagbibigay sa iyo ng dreams and wants ng pamilya mo. Kasi once lang tayo na mabubuhay, Sir Jason, mas maganda mabuhay tayo na masagana din at saka napakita natin sa pamilya natin na nanalo tayo. Hindi lang yung buhay na paikot-ikot lang buwan-buwan. So, yun yung masishare ko po sa question. Alright, sige. Tuloy mo, Bray. Tuloy mo. Sige. Yes. So, ito yan po. So, do not fear. No? Mindset lang eh. So, pinaka-astig. Ito kasi, fear kasi, even ako, apektado ako nito. Kasi sa tagal ko sa Barley, 12 years na ako, karamihan nakukuha ko dito ng mga leaders ko is yung from new blood lang sila, and then namomold into leader, parang ganun. So wala akong mga leader yung mga sinasabing Agila, mga ganito, yung mga network marketer na, yung mga leads na, yung mga fan. Sinilan ko sarili ko, bakit kaya wala akong nakukuha ng ganun? Kasi nga, may takot pala ako. Tama? May takot ako eh. So doon ko in-evaluate, lalong-lalo na yung narinig ko kay Sir Joey, na sinabi niya, hindi kayo bubuwit, agila kayo.
Huwag niyong tingnan yung sarili niyong bubuwit. Agila kayo. Kailangan niyong tingnan yung sarili niyo, ano yung na-achieve niyo. And then, yun yung ilabas mo. Kasi sa totoong reality pala, karamihan kasi natin nakikita yung mga ibang mga tao, lalo-lalo na pag kagaya sa atin, mga business owner din, no? Sa ibang company, nagpapasiklaban, kung ano yung mga ganyan. Pero hindi pala natin alam yung totoong sitwasyon nila. So hindi natin malalaman kung sila pala yung tumitingin sa atin, kung tayo mismo natatakot na yung sabihin, natatakot na yung ilabas, kung ano yung nandito. So, a past one month lang, no? Grabe ang busy ko, grabe yung aking trabaho talaga, inikot ko talaga yung buong Mindanao, magdadalawang buwan na ngayon. And yung pag-ikot namin, talagang massive talaga, yung nagda-drive ako sa sasakyan, biglang tumutulo yung luha ko, sabi ko, grabe ang pagod ko, ngayon ko lang ulit naranasan ito. Parang ganoon, sir Ian, nagda-drive ka, pa-uwi ka na, pero yung katawan mo parang gusto nang hindi na kaya ba? Makaabot sa bahay, pero pinipilit mo pa rin, hindi nasa diwa ko, grabe, ngayon ko lang ulit naranasan ang pagod na to sa paggawa ng business. Pero again, kahit pagod ako, yung heart at excitement ko nandoon. Kasi every time kasi nakakausap ko yung mga tao ngayon, lalong-lalo na yung mga network leaders dito sa lugar namin, tinitingnan pala nila yung Sante, tinitingnan pala nila yung ating kumpanya, at tinitingnan din pala nila tayo. Galing. Ito, kaya nga, excited ako eh. Yung energy ko talaga, sobrang umaapaw ngayon eh. Strong finish to 2020 eh. Talagang kinuha ko talaga yung sabi ni Sir Joey, raise the bar. Kasi minsan kasi sa buhay natin, nagiging maintenance tayo eh. Di ba? So, do not fear. Kasi pag once ma-overtikan ka ng takot, lahat ng pangarap mo, madi-delayed lang lahat. Madi-delayed lahat. Always remember, ang dami nating katatakutan sa Bible nga. Minention sa Bible, 600 plus times yung peer eh. So, pag ginawa natin to, nandyan na yan. Regular na yung peer na dyan. Kailangan natin, may alam na, di ba, regular na. Meaning, ang dami pwedeng masabi dyan na makakatakutan. Pero all we do, yung dapat natin gawin talaga is saksak natin sa utak natin na do not fear. Kasi nasa Bible din, ang do not fear na word, minention din yan 365 times. Yep. Ito yung relation dyan. Meaning, sa buong taon, araw-araw, dapat huwag kang matakot. Ano yung sinasabi kong huwag kang matakot? Huwag kang matakot, gawin yung business. Kung ikaw negosyante. Di ba? Kailangan mong ilabas kung ano yung nandyan sa'yo. Di ba? So, ganun siya ka-astig. No? So, number three na tips ko po, bibilisan ko na lang po mga partners, no? So, yung number three na tips ko po is we must be a harvest-oriented. Diba? So, right person ka na, tamang tao ka na sa oportunidad. Ang Sante kasi is the right opportunity, nidirive mo na. Ngayon, pag ginagawa mo na ang Sante, mga partners, dumapasok yung mga hindrance dyan, lalong-lalo na yung fear. So, always remember, accept mo yung mindset mo na wag mong kunin yung negatibo, always kunin mo yung positibo. Do not fear kasi protektado ka, kasama mo si Lord dito. And ngayon, habang ginagawa mo na yung business, mas maganda yung orientation mo, yung approach mo, harvest-oriented ka. So ito din, nakita ko din eh, for the past 2 months nga umiikot ako sa Mindanao. Nasabi ko kanina, Sir Ian, na yung mga leaders pala ng ibang company, tumitingin pala ng Sante. Diba? So, dito ko nakita na mas maganda ngayon, we must focus on the harvest kasi massive yung harvest talaga ngayon. Eh. So, ano yung punto ko dito? Ang Sante kasi is farmer yan, tama? Ang Sante, nag-start niyan sila nagtanim 2007. 14 years na po yung ating company, mga partners. Tama? Ang Sante ngayon, tumubo na yung damo, namunga pa. Tama? So, sa 305 nyo, nandito, yung mga bagong sali ngayon sa Sante, yung mga bagong distributor ng Sante, pagpasok nyo ngayon dito, yung negosyo natin ng Sante, parang espaltado na, simentado pa. Tama? May ilaw pa eh. Parang kumaga, smooth na eh. Iba kasi yung pagpasok namin dati, way back 12 years ago, bit-bit namin yung produkto, ang product, walang nakakakilala. Ang product natin, hindi nila gusto yung lasa. Tama? So, yung time na yon, massive talaga yung planting ng Sante.
Di ba? In order us to grow. And then, and then ngayon, 14 years na, ang Sante is talagang super bongga talaga. Lahat ng tao nakakilala sa produkto, lahat ng tao nakikita nila ang Sante is isa sa mga pinakamatatag na company in terms of multi-level marketing industry. Tama? So ngayon, kung papasok ka ngayon sa Sante at naging business owner ka, ang pakiusap ko lang sa iyo, partner, mas maganda yung orientation mo pag once meron kang prospect dyan. Yan sila, kilala na nila yung kumpanya. Kilala na nila yung produkto. So ang orientation mo ngayon, harvester ka na. Tama? Harvester ka na. Mas maganda harvest-oriented ka. Tama mga partner? Kasi last day lang eh, yung kwento ko nga kasi niya kay Sir Ian, Tuesday, last Tuesday, napadaan lang kami sa bahay, maglaking bahay, nung isang top earner dito sa Mindanao, Tagum City. Tapos yung leader ko, sabi ko, daanan ko muna. Kausapin ko lang, hi, hello lang. Di, pumasok kami. Pagpasok namin ngayon, lumabas yung leader, pakilala, nakita niya lang yung t-shirt ko, may tatak Sante Barley. And then yung nakita niya yung t-shirt ko, may tatak Sante Barley, alam mo ba yung sabi? Sir, alam mo ba, sir, matagal na ako naghahanap ng taong pwedeng mag-present sa akin yan. Sabi ko, ah, bakit pala ma'am? Kasi kami, sir, kahit hindi kami Sante, gumagamit kami ng produktong yan. In fact, may testimony ako, yung husband ko, munting mamatay, isa sa nakatulong ang Sante Barley. Top earner ito ng isang malaking company. And then ang sabi niya, sir, tatlo lang yung company tinitingnan ko yun. Kung ngayon, na gusto kong lipatan. Isa ang Sante Barley. Merong pumupunta sa akin dito, binibintahan ako. Hindi naman ako sinapagsabihan. So doon ako na-touch ba na grabe. Ang Sante Barley pala ngayon is talagang massive harvest tayo ngayon, partner. Kasi nakita ko sa past na ikot ko sa Mindanao, ang daming leaders ngayon sa industry na pagod na sila eh. Pagod na sila sa company na tinatrabaho, nawawala, tinatrabaho. Tayo sa Sante, partner, very stable tayo. Kumbaga, talagang it's time na ngayon, huwag tayong matakot ilabas yung ating lahat ng bala. Ito na, naalala ko yung sabi ni Sir Joey sa amin last time, dito sa pumunta siya sa Dabao. Kami daw dito sa Sante, ang lakas natin eh. Ang dami nating bala na pwedeng itira sa iba, pwedeng ipakita sa iba. Pero ang nangyayari kasi sa atin, napipigilan tayo eh. Tama? Meron tayong dalang nuclear na pwede nating ipasabog, napipigilan tayo minsan. Di ba? Kaya yung ibang mga company, kahit walang kakwenta-kwentang kumpanya, nag-aangas sila. Sila pa yung nakakuha ng prospect natin. Eh tayo yung pinakamaganda eh. Tayo yung maraming pinanghahawakan eh. Ang nangyayari, hindi lang natin nilalabas. So ngayon, partner, ito strong finish 2021. Hindi lang ito pang 2021, kundi strong 2022. Yun yung mindset ko ngayon. Tayo, partner, sa company, ang dami natin talagang pwedeng ibala. Ang dami na talaga natin pwedeng ibala. All we have to do is have an orientation na talagang harvest tayo ngayon. Para yung mga harvest, isabi natin ngayon kung ano yung mga bala natin sa kanila. Pero wait, partner, last na ito. Pinto ko lang, pumunta ako sa Maramag. Meron akong nakausap doon, isang top leader din. Nagtanong lang ako sa kanya. Simpleng kwentuhan lang. Bro, sinabi niya sa akin, ang downline niya is 90,000 downline. Sabi ko, bro, ang 90,000 downlines na yan, hindi ako umabot pa sa ganyang level. Ang laki niyan, bro. Siningit ko agad yung bala natin. Grabe, bro, no? Sa 90,000 na yan, kung bumili lang yan ng product nyo, isang box, kaya po may piso ka lang taga isang box, 90,000 ka per month. Siningit ko lang yun, bala natin yun eh. Alam mo ba, pagkasabi kong ganun, namutla yung mukha niya. Ang sabi niya, maganda sana kung meron kaming ganyan. Eh wala eh. Ano pala sa inyo, bo? Nandito kami sa binary. Invite left, invite right. Isa binary, mga partner, first day mong sumali dyan, dapat yung energy mo, daladala mo yan hanggang sa ikasampung taon mo na. Tama. Kasi kung mawawala yung energy mo, pagdating ng 10 years, mawawala din income mo kasi walang tigil na lip and right yan.
Tama? Yung pinakita ko lang isang bala ng Sante. May piso ka lang bro sa lahat ng bumili ng box yun. 90,000 ka, 90,000 downlines mo. 90,000, wala kang trabaho, meron kang income 90,000 every month. Eh wala sila. Ngayon, sinabi ko, bala natin isa. Sa amin kasi ito, pinakamaliit, 20. Bumili ka isang, bumili yung downline mo, isang box, may 20 ka. Pinakamaliit. Pwedeng umabot hanggang 100. Ito malupit, pwedeng umabot hanggang 20. Laglag sila. So ngayon ko lang nakita ba, yung sinabi ni Sir Joey, kung tayo taga Sante, ang dami nating resulta, ito na yung time na iangas natin. Iangas natin, huwag tayong matakot. Ito yung time na ha-harvest tayo. So, thank you partner sa nandito ngayon, 308. I hope na may na-share ako. Ito lalaga masasabi ko sa inyo. Strong finish 2021. Dalhin natin dyan hanggang 2022. Dapat strong tayo pagdating din ng bagong taon, 2022. Kasi ito na yung time na tayo naman ang magpasabog sa mga bala natin sa Sante. So, thank you everyone and back to you, Sir Ian. Talagang massive tayo ngayon. Thank you, wow. Sir Ian. Goodness. Thank you very much, Mr. Bryan Barabad. Ang maraming baong bala. Kinilabutan ako, Bryan, doon sa ano. No? Ang dami palang leaders na tinitignan yung stability natin. Pero minsan, yes, tayong mismong leaders, natatako tayong mag-top ng leaders kasi akala natin di tayo papansinin. So, from Mr. Bryan Barabad himself, twice niya na-experience. Dalawang leader, tinitignan na pala tayo, di ba? Kinukonsider na pala tayo. Tayo minsan, no? Tayo minsan yung nahihiya pang magpakita ng stability natin, ipagmalaki na tayo ay isa sa pinaka-stable in the last 14 years, going 15 years tayo. Tayo yung hindi nagpapalit ng pangalan, tayo hindi nagpapalit ng complan, tayo yung may matibay na product branding, di ba? Yan yung pala natin. At napakaganda ng marketing plan natin kasi lahat ng ating incentives hindi nanggagaling sa sarili mong income. Nanggagaling din sa incentive ng company. Maidugtong ko lang, Sir Jason. Ako po'y nanggaling naman. Open book ang aking story. Nanggaling ako sa mga multi-level companies, binary companies. Nagkakakotse po tayo doon, nag-a-achieve tayo doon. Pero unang company ko, kotse ko galing sa income ko. Pangalawang company, nagkakotse rin po tayo doon. Galing din sa income ko. Pero sa Sante, nagugulat ako mga leaders dito sa nanggagaling ang income, ang kotse, nanggagaling sa incentive. Yung sweldo mo dito, yung income mo dito buo. 'Di ba? Buo yung income mo dito. Additional incentive galing pa rin kay company. Down payment Sante. Monthly amortization kay Sante. Hanggang pampagawa ng swimming pool ni Bryan Barabad, Sante. Yes. Yan. Mga kapatid, palakpakan po natin, Mr. Bryan Barabad. Good job, good job.